Pangmad lang, Queens. Anong oras na? Alauna na, ibig sabihin. Today, sweet madam snap. Tumutok na sa panibago nating araw dahil Lunes na naman. Lunes na naman kaya panibagong chikahan, kapupulutan ng araw, lesson of the day, at mga payo ang ating mga ibibigay sa ating mga madlang queens. Kasama ang mga queen of advising. Ako po si Queen Madam Angling. Ako po si Queen Madam Susana. Ako naman po si Queen Madam Lexi. At kami ang inyong Queen of Advising. Tunghayan ang masayang segment natin mamaya. Dahil pagsasamahan natin ang masayang chikahan na may kapupulutan ng aral sa talk about your problem mamaya. Dahil, nako, mga problema sa pag-ibig, mga problema sa kagandahan at ano-ano pa ang ating mga tatalakayin mamaya yan sa talk about your problems at sa ating fake award. Panibagong mga word na naman ang ating mga bibigyan ng kahulugan na may kapapulutan ng aral. Mamaya yan sa fake award! At mamaya, sa lesson of the day, ano naman kaya ang bibigyan natin ng mga lesson? Mamaya yan sa lesson of the day! Pero sa ating pagbabalik, tunghaya na ang pinakamasayang bunutan na may kasama. Aras! Susunod ng fake awards sa pagbabalik na Today, sweet minims. Today, sweet minims. Today, sweet minims. Today, sweet minims. Hello, mga madlang queens! Tumutok na! Nagbabalik ang Today, Sweet Madams! Tumutok na dito sa segment natin na kung saan bawat bunot natin ng mga words meron tayong ibibigay na mga pay na kapupulutan ng aral. Ito ang fake award! Okay, ang ating bibigyan ng kahulugan ngayon, mga words to. Ito ang bibigyan natin ng kahulugan ngayon ay mga show sa iba't ibang network. Okay, mga show sa iba't ibang network. Bibigyan natin siya ng sariling opinion. Yun ang ating bubunutin dito sa ating mahiwagang bowl. Kaya naman, unahin na natin. Pick a word na. Unang word natin ay kadenang ginto. Oo, ang galing ng istorya dito. Ang istorya kasi dito sa bakitan ng sa kabigitan ng anak at saka sa stepmother. Oo. Yung anak ng asawa ng stepmother, isip na mother niya, ayaw sa stepmother niya. Kaya galit na galit sila, lagi sila nag-aaway dalawa. Yun ang kwento na nila. Ang mga star dito, si Miss Beauty Gonzales. Oo, ang galing yung ano nila ni Romina at saka ni Daniela, yung tuwing nag-aaway silang dalawa, ang ganda ng mga atak nila kasi alam naman sa sarili natin, mas kinakampihan natin dito si Romina kasi yung ugali dito ng Romina, palaban siya. Oo, kahit lagi siyang pinapahamak ni Romina, lumalaban siya. Lagi siyang lumalaban, hindi siya nagpapaapi sa ibang tao. Kasi, alam niya sa sarili niya, wala siyang inaapakang tao. Pero to si Daniela, sa sama ng ugali niya, lahat ng mga pagtatrader niya dito kay Romina, walang mga nangyari. Kaya po, in the ending, nagkapatawaran pa rin sila sina Daniela at si Romina. Ang ganda na ng kwento yan na tumatak yan sa maraming tao at yan ay naging isang top rating drama ng ABS-CBN. Okay. Next pick award tayo. Ay ito.
kalas kasalukuyan to napapanood ngayon sa GMA, ang Abot Kamay na Pangarap. Ang ganda ng istorya nito. Oo. Kasi kwento na ito ng isang matali ng isang nanay na siya ay pinanak na lumaking hindi siya nakapag-aral, pero meron siyang anak na isang matalino, at siya ang pinakabatang doktor sa Pilipinas. Yun ang kwento na yun. Pero may ang kwento naman dito ngayon, ang kwento naman dito, pilit lumalaban si Lynette na play by Miss Carmina Binaruel, at dito kay Gina laban kina Moria na kinaiisinisan ng mga manonood, kasi laging inaaway ni Moira si Lynette. Oo, laging kapahamakan yung binibigay ni Moira dito kay Lynette, kasi lagi nitong inaaway si Moira. Lagi nilang inaaway si Lynette pala. Oo. Kasi si Moira, oo, lagi may plano dito kay Lynette. Pero nung nakaraang episode, natuwa ako kasi nakaganti na si Lynette dito kay Moira, dahil kasi yung ipapainumin niya sana sa kanya na ano, yung tumbler, meron yung pampasira ng tiyan, oo, yung dudumi ka, yung pampasira ng tiyan, oo, kaya kakalas siya ng tumi. Pero nakita daw ito ni Lynette, tapos gumawa siya ng paraan na ilipat yung inumin niya doon sa inumin ni Moira. At nung ending, si Moira nagkalat doon sa bowl nila Moira, Lynette, ni RJ, at saka yung mga anak nila. Diba? Kasi ang istorya noon, maghihiganti si Moira sa lahat ng ginawang kawalanhiyan dito kay Lynette. Pero si Moira naman talaga may kasalanan sa ginagawang mga kahayupan dito kay Lynette. Diba? Grabe. Next, pick a word tayo. Next word natin ay, uy! Ito, pinakamaganda din to. Darna ng ABS-CBN. Ang gumanap naman dito ng Darna ng ABS-CBN si Jane De Leon. Oh. Ang ganda ng storya dito, kasi iniba nila yung storya ng kwento. Oo. Wala na yung mga ibang kalaban ni Darna, kasi di ba dating gumanap yan si Marion Rivera, mayroon babaeng toon, babaeng baktanga. Yung ngayong season doon sa ABS-CBN, ginagampan ni Jane De Leon bilang Darna. Wala na yung mga ibang kalaban. Lagi ang kalaban niya si Valentina at iba pang mga ano, 'di ba? Pero ang ganda pa rin, tumatak pa rin yan sa maraming tao, ah. Tumatak yan sa maraming tao kasi marami din napapanood, maraming napapanood ang mga taong ang gaganda ng mga ano nila, ang mga gawa nila dito sa show nila. Ang ganda kasi marami mga tao tumatangkilik dito kay Jane De Leon dito sa Darna, lalo na si Joshua Garcia, 'di ba? Yung ano yung chemistry nila dito, dalawa ni Jane De Leon, ang ganda, bagay sila. Pero yung kissing scene nila dito ni Janella Salvador at ni Joshua Garcia, yun ang nag-viral sa social media, dahil yung paghalik ni Joshua dito kay Janella, naku, makikita niyo na lang YouTube. Panoorin niyo na lang, ayok mag-talk. Okay, fake a word tayo. Next word natin, ito ang FPJ. Ang probinsyano, ito yung tumagal. Oo. Hindi ko alam yung ano yung story nito, pero ang story ata nito, isa siyang police pero may kambal siya. May kambal siya. Tapos yung kambal niya probinsyano, tapos yung kuya niya ata yon, isang police. Ang kwento yun, marami siyang nilang nakaaway. Umabot ata yun ng 6 na taon, no? Tumagal ng 6 na taon yung FPJ, ang probinsyano,
maraming kwentong tumatak doon. Ang tumatak sa akin yung kwento doon, yung kwento nilang dalawa ni Paloma. Oo, si Paloma. Yung kwento ni Paloma. Oo, kasi nagpanggap si Coco Martin na si Paloma para magawa niya yung mission niya. Para makita ni Paloma kung ano ang sangkos dito sa gulo, dito sa problemang sa mission na gagawin niya. Diba? Next word tayo. Take a word. Next word natin ay Encantadia ng GMA. Nako. Ito yung top rating teleserye dito sa GMA. Kasi yan ang tinutukan ng buong sambayanan. Tinutukan yan ng buong sambayanan kasi maraming tao ang tumingkilik dito. Kasi ang istorya nito, apat na magkakapatid yan na babae. So, apat na magkakapatid babae na may kapangyarihan ang variante na tubig, apoy, lupa, hangin. Yun ay pinamana sa kanilang anak. Pero si Parents, Perena, ay gustong maging Reyna, pero mas pinili nila si Amihan na maging Reyna at nagalit ito. At kinuha ang variante ng apo at kumampi sa ama. At ngayon, bandang sa huli at the end, nagkabati silang tatlong magkapatid kasi yung si Amihan ay pinatay ni Hagor na tatay ni Perena. Yun yung kwento nilang dalawa. Pero yung pet ko dito, yung pinaka-bet ko dito sa Encantadia, si Alena. Si Alena. Yun ang ganda kasi ng kwento ni Alena. Kasi si Alena, nung natalo sila sa mission ng mahal na Reyna para sa siya ang susunod na Reyna, natalo siya, kasi malayo daw siya makakapang asawa, malayo siya makapagmahal ng taong gusto niya. Pero, hindi niya alam yung gusto niyang mahalin, siya pala ang tatay ng anak ni Amihan. Yun ang kasi selos ni Alena. Pero ang ganda din ng love team nila Amihan at saka ni Ibaro at saka ni Ibrahim. Yun ang tumatak din sa maraming tao nung Encantadia season pa. Ang ganda nung talaga nila ng chemistry. Okay? Fake our tayo. Next word natin ay MPK o magpakailaman. Ibig sabihin ng MPK, mga kwento ng mga tao. O mga kwento ng mga tao na isasalamin, meron tayong ikapupulutan ng aral. Oo, parang teleserye din. Pero, kwento ng isang tao, tapos ibibida sa isang tele, igagawa ng isang drama o isang teleserye. O kunyari, ang kwento mo ay isa ka mahirap na tao, ang kwento mo, paano ka naging isang bakla, ganun. Ikikwento mo kung ano yung istorya ng buhay mo at ano ang nangyayari sa'yo. Diba? Kasi doon sa nangyari sa'yo at kung ano pa yung mangyayari sa'yo. Diba? Pick a word tayo. Ang next word natin ay Persiaya. Ang kwento ng Persiaya, isa siyang kasambahay, tapos nagusto na in love sa isang presidente ng Pilipinas. Kasi, tapos sa kalusuyan, naging first lady ang isang kasambahay. Diba? Akalain mo yon, nagpakasal ang isang presidente sa isang kasambahay. Kasi ang pag-ibig, wala yung pinipili. Kung ano yung nararamdaman ng isang tao, yun ang susundin nila. Kasi kung ano yung nararamdaman ng isang tao, yun ang pipiliin nila. Base kung ano yung nararamdaman nila, susundin nila yung nararamdaman ng puso nila kasi yun ang nararamdaman nila. At kung ano yung nararamdaman nila, yun ang susundin nila. Diba? Pick our tayo. Next word natin ay Voltes 5 Legacy. Yan pa lang ang ganda ng nila na ang Philippine adaptation nila. Ang kwento kasi dito, ang kwento kasi dito, ang kwento kasi dito ano,
Ah, mahaba pala ang kwento nito. Pero pwede niyo itong panoorin sa GL sa ano ha, sa YouTube. Yun ang kwento nito. Pero ang ganda ng kwento dito, ang gusto ko dito si Steve at saka si Jamie. Ang oo, nakakilig yung ano nila, yung chemistry nila. Ang ganda talaga. Ayan. Natapos na ating mga fake award, mga madlang queens. Sa Ana, may nagnapulutan kayo ng alas. Sa ating mga nabunot na word at nabigay natin ng mga kahulugan. Maraming salamat, madlang queen. Magkita-kita ulit tayo bukas sa panibagong fake award. Dahil sa ating bawat pagbunot ng mga word, meron na ikapupulutan ng aral. Dito lang yan sa fake award! Sa ating pagbabalik, susunod na ang talk about your problems sa pagbabalik na today, sweet minutes, Okay, andito na nagbabalik ang Today Sweet Madams. Okay, andito na tayo sa talk about your problem. Dahil bawat problema nyo, ating sasagutin. Okay, unang letter sender natin ay mula kay Crystal. Sabi ni Crystal, ano ang pinakamapapahing nyo po sa mga taong naghihintay ng kanilang dawan? Okay. Kasi sa mga tao nagmamadali sa pag-ibig, alam nila sa sarili nila na gustong-gusto nila magmahal eh. Pero minamadali nila. Pero yung ending, masasaktan lang tayo kung minamadali natin. Kasi may tamang tao na darating para sa atin. Kung para sa atin, yun ang para sa atin. Darating siya para sa'yo. Kung para siya sa'yo, para siya sa'yo. Darating siya kung darating siya kasi yun ay isang blessing. Kasi kung darating siya, siya na yun, di ba? Ibibigay yan ng Diyos para sa'yo. Kung siya talaga ang para sa'yo, siya talaga ang para sa'yo. Kung sino, kasi kailangan lang natin maghintay ng tadhana. Tadhana ang magbibigay sa atin kung para sa atin ba ang ibibigay nila, di ba? Okay, next letter sender natin mula kay Monica. Sabi ni Monica, ano daw po ang mapapayo ninyo sa mga taong hindi naniniwala sa forever? Kasi may mga taong hindi naniniwala sa forever. Oo. Yung patapos nilang magmahal, tapos masasaktan nila. Isipin natin lahat, may pag-ibig sa isa't isa, di ba? Hindi tayo mabubuong isang tao kung walang mga magulang natin nagmamahalan, di ba? Kung hindi ka niniwala sa pag-ibig, isipin mo na pwede ka pang magmahal. Kasi kung minamadali mo ang pag-ibig, hindi dapat minamadali ang pag-ibig. Darating ang tao para sa'yo. Hindi natin dapat yung minadaliin. Kasi kung para sa atin, ibibigay ng Diyos yan kung para sa atin. Ba? Fake our time. Next letter sender natin ay mula kay Sheena. Sabi ni Sheena, ano po ang mapapayo sa akin kung ako po ay niloko ng isang seaman? Kasi maraming mga tao na pagmaniwala sa seaman o manloloko. Seaman manloloko. Pag seaman daw manloloko. Sabihin na natin seaman o manloloko, may mga seaman na matitino, may mga seaman na manloloko. Kasi alam natin, pag nagmahal tayo, ibibigay na natin lahat-lahat. Hindi natin pwede ibigay lahat agad. Pag nagmahal tayo, ibigay lang natin yung tiwala, hindi lahat-lahat. Kasi pag lahat ang ibibigay natin, isusukan natin lahat-lahat, ending, masasaktan ka. Mahirap masaktan. Kasi pag nasaktan tayo, alam natin sa sarili natin, mayroon din sakit na mangyayari sa atin. Hindi lang yun. Isipin natin yon, hindi tayo puro sakit, isipin din natin kung ano yung nararamdaman ng isang tao. Hindi
kung ano man yung iniisip nila. Yun lamang po at maraming sa. Next letter sender natin ay mula kay Trisha. Sabi ni Trisha, ano po ang mapapayin sa akin? Mapapayin sa akin kung wala pa pong nagmamahal sa akin. Darating at darating ang para sa iyo. Kung wala pa ng taong nagmamahal sa iyo, may nagmamahal sa iyo. Ang mga magulang mo, ang mga kaibigan mo, isipin mo sila, siya, sila ang boyfriend mo. Yun ang pagpapadama ng pagmamahal mo mula sa kanila. Kasi sila ang pagmamahal na kahit kailan, hindi yan mawawala sa iyo. Kasi sila ang pagmamahal na love is never die. Maraming salamat, Madlang Queen, sa mga nagpadala na kanilang mga problema dito sa Talk About Your Problem. Bukas, lumutok ulit sa panibagong mga problema ang ating susolusyonan. Dito lang yan sa Talk About Your Problem! Sa ating pagbabalik, susunod na ang pinakamasayang lesson of the day sa pagbabalik na Today's with Madam Nagbabalik ang Today's with Madam. Ito na ang lesson of the day. Ang lesson of the day, ang tamang tao darating yan sa tamang panahon. Maraming salamat, Magdang Queens. Magkita-kita ulit tayo bukas dito lang yan sa Today's with Madam.